Delivery rider na aresto ng QCPD Station 6 dahil sa sumbong na nagbebenta ito ng ilegal na droga sa kanilang barangay. Nakuha ho sa sospek ang higit sa 200,000 pesos sa halaga ng shabu. Balita mula kay Jim Botejano. Aresto namin sa salang RA9165. Salang pag-iingat at pagbenta ng pinagbabawal na gamot. Arestado ng Quezon City Police District, Batnasan Police ang delivery rider na ito. Makaraang ikasang bypass operation sa barangay Commonwealth Quezon City. Nasabat kay Joel Masagaysay ang nasa 30 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos, isang cellphone at bypass money. Ayon sa PNP, new street level individual ang suspect sa lugar. During our interview, tactical interrogation sa kanya, ang mga parokyano niya dito sa area is within the barangay Commonwealth lang din. So we considered him as a street level individual. So pag sinabing street level individual, 50 grams below. So ang kaya niyang ubusin in one month is 40 grams to 50 grams. Dahil walang pera pang renew sa rehistro ng motor, nakipagsapalaran sa one-time big-time transaction ng suspect na sa huli ay dahilan sa kanyang pagka-aresto. Ang story nito, in January, nag-expire yung registration ng motor niya. Ang trabaho kasi nito, delivery rider. So, hindi niya maparenew kasi wala siyang pera. So, nag-try siya as pusher. Pag-amin ng suspect sa otoridad, nasa 3,000 hanggang 3,500 ang umano'y kinikita nito kada transaksyon. Sa walong transaksyon sa loob ng isang buwan, aabot sa halos 30,000 pesos ang kanyang kinikita. Aminado naman ang suspect sa kanyang ilegal na gawain. Paliwanag nito. Ganun po talaga, ma'am. Kasi po, masak ako sa ganitong ano eh. Bakit po? Kasi po, ma'am, ano po, nagtatrabaho po talaga ako. Ngayon, nag-expired lang po yung lisensya ng, yung rehistro ng motor ko. Kaya, pumasok po sa ganitong ano. Nasampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Illegal Drugs Act ang suspect. Jim Tihan, para sa mata, ng agil, matatag, matapag, matapag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.